Gandang hapon po, mga ka-retired. Hapon, umaga, gabi. Muli po nating i-update ang ating maliit na bakuran. At ito po ay isang corner lot dito po sa Washington State. At makikita po natin na ang ating damo ay brown na, hindi na po green, kasi nagdi-depend lang tayo sa Washington weather. Kasi po ay napakamahal ng tubig ngayon. Kaya nag-aantay lamang tayo ng pag-ulan. Ang atin lang mga dinidiligan ay itong ating mga roses, ating mga vegetable, sitaw. At natutuyo na po ang mga halaman dahil malapit na po ang taglagas. Meron pa po mga bulaklak na natitira. Meron pa tayong konting na kamatis na medyo may mga isang dosena pa yata itong bunga nito. At meron tayong naligaw na cherry tomato. At siguro po next month na pwede nang anihin niya at mamumula na. Para po lang yan mga hulin, gasing laki ng hulin, cherry tomato. At itong mga rosas natin, muli pong nagsisibalik. Ah, ito po, ipinutol ko na ng sagad. After 1 month, ayan po, marami na naman silang bulaklak. At ito pong ating green beans, ito pong ating green na sitaw. Medyo po late ang kanyang pamumunga. Ito po ay nung Abril pa natin tinanim, ngayon lamang namunga. At nakaisang ani na po tayo, nakapaglaga na tayo. At adobo. At ngayon pa lamang siya nagsisimula talaga. Ito po namang ating kamote. Kaninang umaga tinalbusan natin. At tiyempo-tiyempo, nagdaan yung aking bayaw. At pinigay natin sa kanya yung konting talbos, konting bell pepper. Tuwan-tuwa naman siya. May kalabasa, may konting sitaw. At tiyempo ang ating bell pepper na nasa lupa. Medyo malilit po lang siya. Pero tamang-tama na po yan para panggulay. Yan po ang ating bell pepper. At ganyan lamang po ang buhay nating mga Pinoy. Ito naman yung nasa paso. Itong ating bell pepper na nasa paso ay may bunga rin po pero hindi naman kalakihan ng bunga. At okay na. Ito namang ating yakong plant ay gamot po daw ito sa diabetic at nasubukan ko na rin gawin tea. Ito, patitiyuin po natin ng dahon at gagawin natin tea. Yan po ang gamit niyan. Ito namang ating pula na sitaw. Palagay ko po ito na ang huli niyang biyahe. At marami na rin po tayong naani. Nasubukan natin at nagtabi na po tayo ng konting punla. Ito namang ating jalapeno. Ito po ay nako. Ilang beses na po nating nagamit ito sa paksiyo na tilapia at sa tinolang manok. At sulit na sulit po. Ayun, merong mapula. I-reserve ko na po yan sa next year. At meron naman tayong saluyot. Bumili po tayo ng punla. Mayigit 1,000 punla. Tatatlo yung nabuhay. Yan po ang buhay ng saluyot na aking inalagaan. Ayan, medyo maganda-ganda na po. Baka next year yan pwede na. Ito naman ang ating luya. Tatlo yan. Pero yung dalawa lang ang nabuhay. Yung isang paso ay wala na. Hindi nagtuloy. Kaya tinamnan na natin ang iba. Ito naman mga halaman ni Mrs. Ay patuloy pong namumulaklak at pagka medyo nakita niyang nalalanta na yung mga dahon, yung mga bulaklak tinatanggal na niya at bumabalik yung mga bulaklak. At lahat po ng ating kalabasa ay inanin na natin. Siguro po umani tayo ng 9 na piraso at meron namang huling bloomer. Ayan, dumarating na. Ayan po ang istorya ng ating buhay retired dito sa Washington, Seattle, Washington. Maraming salamat po sa pag nanood at sana po
pindutin natin yung ating bell button at pagka meron tayong mailalagay na video, ito naman ating video ay hindi pang araw-araw. Salamat po mga ka-retired in Bulacan.